ng act ng tiwala para po mag-share po sa grupo nyo. Yan, so well, magandang umaga po, saviors. Yan, so ako po si Upline Moy sa mga hindi po nakakilala sa akin. Yan, so lumalabas po ako sa TV. Okay, so hindi nyo po ba ako nakikita sa TV? Ngayon, tingnan ko ha. Nakikita mo ito? Iba kasi masyado seryoso. Okay, so kayo masyado seryoso, no? So, kailangan, ganito kasi yan. O, yun, no, Alden, di ako nagsabi niyan, ikaw. Hindi, ano po, ang number one requirement pas kasi para kumita ka ng malaki, kailangan nag-i-enjoy ka lang. No? Yun, so, kailangan na-enjoy mo lang yung business. Tama, so, ganun talaga, minsan, lalo po sa mga bago, no? So, sa una, mahirap kasi, syempre, nangangapa ka pa lang. Tama, hindi mo pa alam yung gagawin mo. Minsan, nagpo-post ka, walang naghahaw. Minsan, nagpo-prospect ka, walang, alam mo yun, may nagpe-present ka, hindi lahat sumasali. Which is normal po yun. So, mamaya, makaka-relate po kayo sa kwento ko lahat. So, anyway, pangalan ko po, ako po si Upline Moy yun. So, nag-start po ako sa ganitong business when I was 16. Ayan, so medyo matagal na po ako sa business na to for almost 11 years. Imagine mo, 11 years. Kaya kung ikaw, naiinip ka, Diyos ko, maya ka naman sa akin. Hindi, joke lang. Hindi, kasi imagine mo, ako 11 years. Alam mo, gaano katagal yung 11 years? Tama, so ikaw, ang sinasabi mo, ba, up, ang hirap. Ikaw, isang buwan ka pa lang, dalawang buwan, tatlong buwan ka pa lang, naiinip ka na. So, hindi, huwag niyong tignan na short term yung business. Ang tignan mo yung long term. Huwag mong tignan kung ano ka ngayon. Ang tignan mo kung saan ka papunta. Tama, so ang background ko po, isa po ako estudyante, no? So undergraduate po ako. Ayan, so ano na po ako, ang background ko po, 7 taon po ako sa pagiging first year. Ayan, so 7 years sa pagiging first year. So bakit 7 years? Kasi ako po yung taong naniniwala, pag mahal mo yung isang bagay, dapat di mo iniiwan. Oh. Eh mahal na mahal ko yung pagiging first year. So inulit-ulit ko siya, di ba? So mahal ko siya, inulit-ulit ko. Ayan. Hindi, joke lang. So, yun po, ano, mag-share lang po ako ng, ano, ng PowerPoint ko. Ayan, so, para, ano, para mas ma-appreciate nyo po ang ating, ano, ang ating ginagawa sa ganitong business. Ayan, so, ito po yung, ano ko, system ko, si 4x4 system. Ayan, so, ito po ako 11 years ago. Ayan, so, baka kasi kala nung iba, ah, mukhang mayaman ka na, bakit ganyan yung kutis mo, di ba? Hindi po. Tama, nagsimula po ako. Walang-wala, nagsimula ako from zero, from scratch. Tama, so sabi nung iba, up, ito kasing savers power for system, kailangan marami kang kilalang may pera dyan. Kasi imagine mo guys, kung ang basihan dito, ang kakilala mo ay may pera, tama, imagine mo ako, 16 years old po ako dati, nag-start. Tama, imagine mo naman yung mga kaibigan ko niyan. Alam mo ba yung mga nare-refer ko, yung mga talagang, alam mo yon, talagang mga walang-wala din katulad ko. Ang mga nare-refer ko niyan, bantay ng computer shop. Tama, ang mga nare-refer ko niyan, yung mga tropa kong waiter sa, yung ano, mga tapsilugan. So, yun yung mga na, nare-refer ko before. Tama, pero ano, hindi naman nadlang kung ano estado ng buhay mo. Hindi nadlang kung undergrad ka. Tama, hindi nadlang kung, alam mo yun, hindi ka nakatapos. Ang requirement dito kasi kailangan gusto mo yung ginagawa mo. At the same time, tama, wag na wag ka lang hihinto. Tama, so ito po yung mga nangyari sa akin, no? So, sa mga first timer, sa mga ngayon lang ako napakinggan, ang gawin mo, aralin mo yung business. Tama, kasi dediretsa yung kita, maraming, alam mo yung maraming nagsasabi, ay, wag ka mag, ano, wag ka mag savers power for system, kasi, ano yan, sumali ako dyan, di naman ako kumita. Ganito lang yan, guys, i-explain ko po sa inyo. Ang school, tama, hindi mo pwedeng sabihin pangit ang eskwelahan pag meron bumabagsak na estudyante. Tama, so bakit bumabagsak? Kasi hindi nag-aaral eh. So ganun lang din nyo, pag may nababalitaan kayo, hindi kumita, ganito, ganyan. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin nun. Isa lang ang dahilan para hindi ka kikita dito. Pag hindi mo siya tinrabaho. Kasi imagine mo, nag-apply ka sa gym. Tama, nagbayad ka. Imagine mo, hindi ka nag-workout. Magpa-practice kaya yung katawan mo, hindi. Hindi, kasi wala kang ginawa eh. Tama, so ibig sabihin, huwag mo tayo maghanap ng income kung wala kang ginagawa. Tama, so ako po, inaaral ko yung business. Talagang uhaw po ako sa kaalaman, sumunod ako sa Upline ko. Kasi wala namang ibang sekreto dito, kailangan mo lang makinig, aralin yung business, attend ng mga trainings. Tama, so ito po yung mga nangyari sa akin. So at the age of 17, tama, so ginagawa ko po yung system, yung business natin. After 7 months, nagkaroon po ako ng sariling kotse. Alam mo, nakakabaliw dyan yung unang kotse ko. Hindi naman nakakabaliw yung sasakyan. Ang nakakabaliw dyan, imagine mo sino akong underground babe para magkaroon ng sasakyan. Can you imagine 17 years old? Tama, so ibig sabihin, walang imposible. Kung ang bata nagawa, walang dahilan para hindi mo magawa. Tama, so ibig sabihin, kaya mo. Kasi imagine mo, ang dami na nagsalita sa training. Di ba? Dating security guard. Tama, dating tambay.
dating construction worker, pero nagagawa nila. Ang point, kailangan mo maintindihan at pinaiintindi namin sa'yo na yung ginagawa natin, lahat kaya. Tama, lahat, kahit sino, pwede rin mo. Tama, basta wag na wag ka lang maiinip at aaralin mo siya. So yun po, nagtuloy po ako sa business at the age of 18, yan, so naging millionaires club po ako ng company. Yan, so when you imagine, 18 years old pa lang, kumita na po ako ng million. So 10 years ago, naging millionaires club na po ako. And then ito yung pangalawang sasakyan ko for the expedition. Yan, so ito po yung pangatlong kotse ko, sports car. So imagine mo, at the age of 19, nagkaroon na ako ng sariling sports car na hindi para yabang sa'yo. Naman, ang point ko, kaya mo. Amas, kaya huwag mo isipin na hindi mo kaya yan. Ah, di kasi ako magaling sa online. Tanda mo, walang mahirap sa parang may pangarap. Tama, kasi nga pag gusto mo yung isang bagay, pag-aaralan mo. Tama, pag mahal mo yung isang bagay, tama, aaralin mo, mag-i-enjoy ka. Tama, so ako nagtuloy lang talaga. So yan, ito po yung pangatlong kotse ko, sports car. Then imagine mo, at the age of 20, nagkaroon po ako ng sariling condominium unit. Tama, so nagkaroon po ako ng bahay. Alam mo, nakakabaliw yan kasi hindi ko ma-imagine na isang 20 years old magkakaroon ng sariling bahay. So, cash ko po yan binili. 3 million lang naman yan. Eh. Di ba? Pwede na ba yan? Di ba? So, actually, biniharang ko siya ng 2 years lang. So, 20 years old ko po kinuha yan. Na ang point, huwag kang hihinto kasi imagine mo, nakita mo na kung ano yung future mo. Kasi ang sabi nga nila, kung ano yung nakikita mong present ng mga taong mas matatagal na sa ginagawa mo, yun yung magiging ikaw, yun yung magiging future mo. So it means yung coaching maganda, tama, yung mga properties, yung mga bahay na pinapakita sa inyo ng update nyo. Tama, sa doon ka rin papunta, mga kaibigan. Kaya wag na wag ka lang ihinto. Okay na ba i-chat mo sa chat box? Wag na wag kang ihinto. Yan, kasi isa lang naman dahil na para hindi ka kumita dito. Eh. Number one, hindi mo siya inaral. Number two, hindi mo siya tinrabaho. And number three, huminto ka. Tama, so yun po yung mga dahilan. Kaya yung tatlong na yun, wag na wag nyo pong short. Ito, so pumasyal ako doon. So syempre, tinago ko muna yung sasakyan ko para hindi ako mahalata. So ngayon, nung nagtanong ako, sabi ko, miss, magkano po yung ano, babae kasi yung ano, dumapit sa akin. Sabi ko, miss, magkano yung ano, yung condominium unit, ganito, ganyan. Sabi niya, ano, sir, ano po, 3 million, magda-down po kayo ng 40%, tapos babayaran nyo, nasa sa inyo po kung ilang years nyo babayaran. Sabi ko, sige, ano po, uwa ko. Hindi siya makapaniwala, nataranta siya, pinasa niya ako dyan, dyan sa mataba na yan. O diba, so imagine mo, sino nag-aakala na isang undergraduate, tama, sino nag-aakala na isang bata na pwedeng makabili ng property. And yung time na yan, ako po yung pinakabata na nagkaroon ng property dyan sa ano na yan, dyan sa developer na yung, which is Philippines, dyan sa may Sorrento Oasis. Ako yung pinakabata na galing sa akin talaga. Kasi marami nagkakaroon ng property, pamana, na mabili ng magulang. So ako po, bumili po ako ng sarili ko. Diba? So, ibig sabihin guys, wala talagang imposible. Talagang kumikita po talaga sa ganitong business. And then, so dahil sa business na to, ito po yung kinikita ko na noong 2014, nagkakalahating million na po ako. Tama, and then, yan, ito po yung pang-apat kong sasakyan for the expedition. Yeah, so, yung kwento naman yan, meron po ako nakitang, ayan, yung sasakyan na yan kasi pangarap ko yan, kulitin, tinted. Yung parang ano ba, yung mga ganyang sasakyan kasi parang sasakyan ng congressman, di ba? Sasakyan ng senador. So, yun yung gusto ko. Ano kasi pag nagganyang sasakyan ka, napakamahal po ng gasolina niya. Imagine mo, yung simula dito sa bahay namin hanggang opisina, 1,000 yun everyday. Tama, 1,000 per day yun. So, ibig sabihin kung kukumpute mo yun times 30, that's 30,000 sa loob ng isang buwan. So, imagine mo, kung ang sinasahod lang natin ay 15,000 tapos magkukotse ka ng ganyan. So hindi pwede. Hindi ko po din i-discredit na yabang naman nito. So huwag mo isipin na nayayabangan ka sa akin. Alam ko hindi niya nagkakitid ang utak mo. Pinaparealize ko lang sa'yo na yung pwedeng mangyari sa'yo pag sineryoso mo yung business na mo. Tama. So yan, ang pangapat na sasakyan ko, expedition, tsaka malupit niyan yung plaka. Tingnan mo. Oh. Diba? Imagine mo yung plaka mayor, oh. 'Di ba? So minsan nga nakakatawa kasi pag dumadaan ako, 'di ba, may mga checkpoint. Maraming maraming pulis sumasaludo. Tama? Akala nila anak ng senador. Tama? Akala nila anak ng gobernador. Hindi nila alam, maliit lang na bata na cute ang nasa loob na ginagawa yung system. 'Di ba? So ganun kalupit po yung ginagawa nating business. And then, yun, tapos binili ko po yan ng cash. Tama? So nakita ko kasi yung binibenta eh.
nandun sa likod ng ano ng Robin. So sabi ko, ang ganda naman na yun. Di ano, di sabi ko, kuya, magkano yan? So ano daw, almost kalahating bill yun. So tagal ko siya pinag-isipan. Tama, ayun, kinabukasan, binili ko. O di ba, napakasarap pag ginagawa mo yung business na to. Na dati, imagine mo, problema ko, pambili ng sapatos, ang problema ko, alam mo yun, pangkain, pamasahin. So, yun yung mga problema ko dati. Pero dahil sa ganitong business, tama, hindi mo akalain na kahit sino pala, basta seneryoso mo, ibibigay at ibibigay sa iyo yung mga gusto mo. Yan, so ito po yung sasakyan ko. Then, dito ko na rin naranasan po mag-travel. Tama, so imagine mo, nakapag-travel po ako. So, imagine mo, dito ko rin naranasan na nakapag-travel ka pero kumikita ka. Tama, so totoo pala yung sinasabi nila. Na, ayan, imagine mo, first week, pumunta po ako ng Palawan. The second week, Singapore. So, ito naman sa Singapore, grabe, mahal dyan. Tama, so, imagine mo yung tubig dyan, yung bottled water ba? Di ba sa atin, 10 piso, 20, dyan 300. So, ang mahal. Tama, pero buti na lang, ginagawa natin yung system kasi hindi problema. Tama, so dito naman, ayan, pumunta naman ako ng Malaysia. So, anyway, yung Singapore, tsaka yung Malaysia, magkalapit lang yan. So, naririnig ko sa training yung magbe-breakfast ka sa Singapore. Tama, tapos magla-lunch ka sa Malaysia. Totoo pala talaga yun. Tama, so yun po, pumunta ako ng Malaysia. Sa Malaysia naman, parang Pinas lang din yung mga itsura ng tao, Pinas lang din. Tapos yung currency, yung value ng pera, parang Pilipinas lang din. Pero, yun, so medyo mas mura kasi meron doon pindahan ng mga branded. Imagine mo, yung lakos dito, 5,000 doon, parang 3,000 lang. Yan, so nag-shopping kami doon. Tapos fourth week, Hong Kong. So imagine mo, can you imagine? Yan, so one month po ako nag-travel. So sa Hong Kong naman, yan, so ito yung magandang puntahan kasi mura yung ano currency niya. Tama, pero marami kang pwedeng puntahan. So yun, nag-enjoy lang ako ng one month. Pero can you imagine, pag-uwi ko ng Pilipinas, ang income ko kalahating milyon. Yan, so ganun kaganda yung business natin. Alam mo guys, lalo sa mga OFW na nakakarinig po sa akin, tandaan mo, mas masarap magpunta ng ibang bansa pag hindi ka mangangamuhan, pag magbabakasyon ka lang. Tama, kasi alam ko, maraming mga OFW dito na nakikinig ka. Tama, so tandaan mo, walang OFW na nag-i-enjoy sa ibang bansa, lalo na pag di mo kasama pamilya mo. Pag wala kang pera, tama, ikaw, mag-isa mo, ikaw kakayod. Tama, pag may problema sa Pilipinas, abot sa pera, ikaw yung takbuhan, wala man lang mga ngamusta sa'yo. Pag nagugutom ka, magluto ka, sarili mo. Tama, pag napapagod ka, pag may sakit ka, alagaan mo yung sarili mo. So, ganun kahirap. Kaya nga guys, sa mga OFW yung nakakarinig sa akin dito, no? Gawin mo yung business. Tama, seryosohin mo to. Dumating sa time, makauwi ka para makasama mo na yung pamilya mo. Tama, so yun po. Ito, September 3, 2018. Ito yung mga sample na income ko, 416,000. Then, dumating din sa time, that was 2019. So, ito po yung first time na nag 1 million ako. Tama, so yan, yun po yung itsura ng 1 million na dati, imagine mo, hirap sa pamasahe. Tama, dati, hindi naman ako graduate. Tama, wala nga akong tinapos. Pero sino nag-aakala nakikitain ko yung ganyang kalaki? So yan, ano yan eh. That time, 2019, so 3 months ko yan kinita. Kaya so dumating din sa time, yan, bago mag-pandemic, bago nag-lockdown, yan, kumita po ako ng 1,014,748. So, ito po yung team ko, Team Champions. Yan. So, ako din po yung pang top 30 ng buong company. Nag-event po tayo, Araneta Coliseum, Malupicia Arena, Coneta Astrodome. So, nagkaroon po ng pandemic. So, yun, nagkama po tayo ng isang system na pwede mong gawin online. So, yun po yung tinatawag na Saviors Power for System. Yan. So, ito po yung mga downlines ko. So, nag-top 11 na rin ako. Laging nabibitin. So, yun, naging top 11 na rin ang company. So, yun po, yun po yung mga nangyari sa akin. Tama, so yung mga pandemic result, mamaya, isasabihin ko naman yan. So anyway, tapos na po tayo. Maraming salamat po. And then, joke lang. So yun po, nagpakilala lang ako. Yun po yung mga nangyari sa akin sa business. Tama, sa palagay mo, nagstay ako, di ba? Palagay mo, pwede na kaya yun yung mga nangyari sa akin. Tama, pwede na. Diba, hindi lang naman ako minto eh. At yung mga resulta ko nakikita mo, yun pa yung dating. So mamaya, ipapakita ako sa'yo, mababaliw ka. So yun po yung background ko. Nagsimula ako hanggang sa nagka-resulta. So yun po yun. Tama, pero ito po, ang ipapakita ko naman sa inyo, yung tinatawag na new north, kasi ganito yan eh. Maraming tao, tama, ang sinasabi nila, ang hirap ng online.
Tama, Aknay, ang hirap ng online, ang hirap ng posting, ang hirap ng ganito, ganyan. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kahirap dati. Tama, so ito na po, mag-start na po tayo ng ating training. Wala na ako sasayangin ng oras kasi gusto ko matuto ka. Ready ka na ba? Excited na ba? Sino na excited na? Taas ang kamot. Yan, so yan, ipapakita ko na sa inyo. Ito po yung story nung, ano, nung system ko naman. Kasi sa inyo, di ba, ganda yan, explain ko. Saviour's Powerful System. Tama. So akin naman si 4x4 system. Anyway, iba-iba man ang pangalan ng system, pero iisang company lang tayo. Nagets mo? So ibig sabihin nasa isang bubong lang tayo. Kumbaga magkakapatid lang tayo. So ito po yung simula ng si 4x4 system. So syempre may mga nagtatanong, "Aday, tama ba yung ginagawa ko?" Tama, kasi 'di ba marami nagtatanong. Tama, ay maraming nagsasabi sa training, ang gawin mo, hatawin mo yung trade, ay hatawin mo lang yung ginagawa nating business, seryosohin mo lang. So, ang tanong, ano yung level ng pagkaseryoso? Tama, tsaka yung hataw, ano ba yung tunay, ano ba yung meaning ng hataw na sinasabi natin? Yeah, so, yun po yung ituturo ko ngayon. Yeah, so, ito po, i-explain ko. No? Ito po yung story ng C4x4 system. Yeah, so, imagine mo dati mahirap po. So, bakit naging mahirap? Kasi dati pag nag-explain kami, tama, kailangan kikitain pa namin yung referral, which is ngayon online. Gagawin mo, video call ka na lang. Pag mag-training ka, kung nasa Visayas ka, nasa Mindanao ka, pupunta ka pa ng Maynila para mag-training. Pero imagine mo ngayon, Zoom na lang. Tama, so yun po yung story ng C4x4 system. So papaliwanag ko. So ginawa po namin yung system February 21. So imagine mo, na-reject ako. So sabi niya, sasali daw siya, pero hindi sumali. Pamilyar ka doon, yung sabi sa'yo, magsasign up daw siya. Pero dumating sa time, hindi na siya nag-reply. Pamilyar? Di ba nakaka-relate ka? So ang point ko, normal lang. Tama, kasi ang gusto kong ma-realize mo, di ba, ang lupit na ng mga resulta ko. Tama, may sports car ako, meron akong bahay, kumikita ako ng bilyon. Pinakita ko sa kanya yun, pero ang malubit, di sumali. Ang punto ko ganito, sa akin nga, na resultado na ako, hindi sumali, eh paano pang sayo? Tama, na wala ka pang maipapakita ng check yung malaki. Ang point ko, normal yung ma-reject. Tama, marami kasing iba, di ba? Masyadong dinadamdam yung pagre-reject. Alam, bakit ganun? Kasi dito, di ba, yung pinasulat ka ng prospect list. Tama, yung unang-unang nirefer mo sa apply mo, yung best friend mo, yung best friend mo hindi sumali. So, ikaw naman na-hurt ka. Ngayon, ganito po, pag nare-reject ka, huwag nyo pong dadamdamin. Marami kasi dinadamdam eh. Tama ito, perfect example. Kailangan dito para kang Batman tsaka Superman. Ano yung Batman tsaka Superman? Kailangan Batman hit ka tsaka Superman hit ka. Huwag mong dibdibin. Parang ganito lang yan. Oh. Nakikita mo ba yung magtatao tsaka magbabalot? Ang magtatao tsaka magbabalot, one thing in common. Tama? Anong common denominator nila? Yung dalawa na yan, tama, wala silang pakialam kung bibili ka o hindi sa paninda nila. Sisigaw lang yan. Tama, sisigaw lang yan ng balot, sisigaw lang yan ng taho. Pero pansinin mo, yung magbabalot tsaka magtataho, at the end of the day, ubos yung paninda nila. Bakit kaya? Kasi wala siyang pakialam kung bibili ka o hindi. Tama, ang pakialam niya kung sino yung bibili. Kasi imagine mo, magtataho tsaka magbabalot, na-reject. Tama, sumigaw ng taho tsaka sumigaw ng magbabalot. Tama? Eh, nagtanong ka lang, kuya, magkano balot? 15 po, tapos umalis yung... Imagine mo kung paano ko na-discourage siya, paano maubos yung benta niya. Tama? So, ibig sabihin dito, wala kang pakialam, kundi kasi ganito lang yun eh, dalawa lang naman isasagot sa'yo ng referral mo, it's either yes or no lang. Tama? Ayan, gusto mo ng safe first power system? Ayaw. Gusto mo? Ayaw. Gusto mo? Ayaw. Pero may mag-yes. Tama? Sa kahit gaano karami ang mag-no sa'yo, merong mag-yes dyan. Ama, magulat kay referral mo, sumagot ng or. Di ba gusto mo, nakita mo si Saviour's Powerful System, nagustuhan mo, or. Imagine mo, sinagot or. Di ba? So, ibig sabihin guys, ang dalawa lang isasagot sa'yo ng referral mo. It's either yes, it's either no. Tama, pero ang point ko, hindi mo malalaman hanggang di masusubukan. Kaya dapat mo bundadamdamin. Huwag mong matamdamin. Okay lang yan, pumara ka ng jeep. Pagpara mo sa jeep, sabi sa'yo ng jeep ni driver, wala na. Anong ginagawa mo? Umiiyak ka ba dahil sa jeep na hindi ka sinakay? Hindi. Ang ginagawa mo, humahanap ka ng iba, nag-aantay ka ng iba. So, ganun lang din dito. Para ka lang dapat magtataho. Sigaw ka lang ng sigaw. Post ka lang ng post. Keep advertising your system. Darating sa time, meron at merong sasali sa'yo. Basta kailangan consistent ka.
Tama, so yun po, ang nangyari dito ako na-motivate, na-reject po ako. Alam mo, ginawa ko, inaral ko yung business. Tama, so new system, say 4x4 system. Tama, so inaral po. Hindi po ako magaling magpaliwanag. Tama, kasi imagine mo, 11 years ako sa company. Tama, so ginawa lang namin yung system, 10 years na ako. So it means, hindi kasi ako nagpapaliwanag ng business. Eh, yun yung ayaw na ayaw ko. Tama, pero ang alam mo, ginawa ko, inaral po. Tama, ang ginawa ko, ginalingan ko. Paano ginalingan? Every day ginawa ko yung business. Every day nagpe-present ako. Every day may kinakausap ako. Kasi sabi nga, kung gusto mong gumaling sa isang bagay, gawin mo ng consistent hanggang sa ma-master mo. Oo, hindi ka marunong ngayon. Oo, hindi ka magaling mag-present. Tama? Oo, hindi ka magaling magsalita. Pero tandaan mo, pag inulit-ulit mo, mamamaster mo siya. Paano ka napatunayan? O imagine mo, meron kang alam na Korean song, tsaka Japanese song, or Chinese song na kabisado mo, pero hindi mo alam kung ano meaning, hindi mo maintindihan. Pero dahil ulit-ulit mo siyang naririnig, tama, nakabisado mo. So, ganun din dito. Hindi ka magaling. Oo. Hindi ka magaling mag-posting, hindi ka magaling sa online. Pero gawin mo lang na consistent to. Maniwala ka sa akin, mamamaster mo to. Tama, so formula to success number one, consistent 10 presentations a day. Tama, kasi ganito yan guys eh. Sa 10 pepresentan mo, merong dalawa, merong tatlo, merong pinaka-maximum na yung apat. Tama, na nasasali. Pero minimum doon 2. Sure yan, maniwala ka sa akin. In every 10 presentations, basta tama ang presentation mo, may sasali dalawa. Tama, so it means, di ba, kailangan mo sa Sabre's Power System, magkukuha ka ng apat. O kung gusto mong kumuha ng apat na referral, kumuha ka ng 20 kakausapin. 20 presentation. So, yun po yung ginawa ko. Talagang, hindi ako pumayag sa isang araw, wala akong nakakausap. Hindi ako pumapayag sa isang araw na wala akong magpresentan. Tama, kasi binaster ko talaga siya. Tama, so tandaan mo, wala kang mapapasali kung wala kang kinakausap. Naintindihan mo, paano mo isasali sa'yo, wala ka namang kinausap? Ano yung magic? Di ba? So yun po yung number one, 10 presentations a day. Gawin nyo yun. Tama, damihan ng kausap. Pagpapayag sa isang araw, wala kang nakakausap. Piling mo marami yan, pero sanayan lang yan nung una. Sabi ko, makakausap ako ng dalawa, okay na yun eh. Dumating sa time, in-upgrade ko, naging 5. Tapos naging 10. So, number one, 10 presentations a day. Yun po yung kailangan nyo gawin. Tandaan yun, isulat mo sa notebook mo yan. Huwag kang pumapahig sa isang araw, wala kang nakakausap. Ama, kasi ganito lang yun eh, nagtayo ka ng 7-Eleven. Ang 7-Eleven ka, di ba, 24 hours. Naintindihan nyo? So parang ganito, nagtayo ka ng tindahan. Tama, nagbukas ka ng tindahan. Papayag ka ba yung tindahan mo, walang benta? Siyempre hindi. So ganun din dito. Nagne-negosyo ka. Sabre's Power System. Pero ang tanong, pumapayag ka ba sa isang araw na wala kang nakakausap? Dapat hindi. Every day, may makakausap ka dapat. Every day, kailangan na napipresentan ka ng business. Tama, so number two, kung gusto mong umaman, bawal maarte. Tama, kasi marami sa atin, 'di ba, kung i-convert mo sa online, 'di ba? Pag sinabi ng apply mo training, training na, wala nang ano-ano ba. 'Di ba? Pag sinabi sa training, isa siya sabi, "Offline, ang hina kasi ng internet connection ko." 'Di ba, imagine mo? Ito 'yung magpapayaman sa iyo, dito ka kikita ng malaki. Tama, bakit nilalagyan mo pa ng arte? So guys, sorry for the term, ha? Huwag po tayong maarte. Pag sinabi ng apply mo, training, training. Pag sinabi ng apply mo, may meeting, meeting, drop everything. Alam ko may trabaho po yung iba. Tama? Pero please naman, kung ikaw, alam mo naman sa sarili mo na pwede ka at wala kang ginagawa. Tama? Mas inuuna mo pang mag-ML. Tama? Minsan natatawa ko sa mga OFW, busy daw sila. Pero imagine mo, may time mag-practice ng TikTok. Yung mapapalo ka na lang, yung mapapalo ka sa Noy. Kasi imagine mo, wala daw time, pero TikTok. So kung gusto mong kumita ng malaki guys, bawal maarte. So yun, di ba nakita mo yung estado ng buhay ko. Tama, so imagine mo naka-sports car na ako, kumikita ako ng milyon. Pero nakikita mo ba tong picture na to kung nasan ako? Imagine mo, nasa ordinary bus ako. So kwento ko lang, no, yung downline ko, yun nga kasi hindi kami pumapayag na sa isang araw, wala kami nakakausap. Mahirap po talaga dati. Kasi imagine mo, babiyahe ka sobrang layo na hindi mo alam kung sasali pa yung referral mo, hindi. Tama, so sabi ng downline ko, hindi tayo aabot pag nag-kotse ka pa. Gawin mo, mag-bus na lang tayo, ordinary bus. Walang ano-ano, sige agad. Tama, wala nang tanong-tanong yun. Kasi bakit? Hindi ako maarte. Ito yung magpapayaman sa akin. Tama, dito ako kikita ng malaki. Bakit kailangan ko umarte?
Tama. So, kung gusto mo kumita ng malaki, bawal maarte. Yan, o. Tingnan mo, pansinin mo, no. Di ba, ganda ng pormahan. Grabe, no. Parang nakapangyate. All white. Puti yung pants, puti yung pantas. Tama. Imagine mo, iba yung mga datingan. Di ba, parang James Dean ng mga datingan. Naka-sports car pa. Eto, malupit. O, tingnan mo to, ha. Yung downline ko, pinag-backride ako. Eh, no, may dala akong panlata mo pang present. Kasi ganito yung story niyan. Hindi nila ako sports car ko. Sabi niya, ah, meron tayong i-explain na yun, sabi niya. Sabi ko, sige, walang problema. Di pagpunta ko doon, pinay ko yung sports car. Ang sabi niya, bandang muli, ah, hindi kasha yung sports car mo. Gawin mo muna, park mo muna dito, magmotor tayo. Alam mo, sabi ko, sige, walang problema. O, imagine mo, oh, ako nga kumikita ng million, hindi maarte. So, dapat ikaw bawal maarte dito sa ganitong business. Sa mga babae, ganun din, alam ko. Tama, pag dito, pag babae ka, hindi uso yung pusong pang babae dito. Kailangan pag babae ka, yung galaw mo pang lalaki. Tama, hindi pwede dito kasi dito may experience mo yung kausap mo, ipapresentan mo, ikaw lang gusto. Ikaw naman, napaka-pabebe mo. Diba? Okay, kasi may gusto sa akin yung ano. Guys, wag mo nang artehan. Tanda mo, advantage mo na nga yun kasi maganda, guwapo eh. Tama? So, guys, walang maarte. Ang aim mo, makatulong sa tao. Tama, ang aim mo, gusto mo siyang tulungan. Tama, gusto mo siyang magkaroon ng business. So, guys, ang ginagawa natin pampayaman to, hindi ka naman nagbebenta ng drugs. Tama, hindi ka naman nagnanako. So, bakit aartehan mo pa yung ginagawa mo? So, guys, bawal lang maarte. Ikaw nga, imagine mo, sa trabaho mo, nagpauto ka sa boss mo. Di ba? Lahat ng sinasabi, sinusunod mo. Pero yung upline mo, imagine mo yung upline mo, di ba, pag may sinasabi, di mo nasusunod minsan. O bakit ganon? Sa mga bagay nga na hindi, walang connection sa pagpapayama, sinusunod mo. Eh how much more sa mga tao na willing tumulong sa'yo at the same time, willing kumita ka ng malaki. Willing kang pakitain ng malaki. Naintindihan mo? So yan guys, imagine mo, everyday, nagpapresent ako, ikot ako, sa isang araw, di ako papayag na walang mapapresentan. Yan, so imagine mo, sobrang hirap. Kung nakikita mo to, nakatulog ako, nakatayo. Kasi ayan po yung first time ko sa PNR. Sabi ng downline ko, kasi nasa Alabang kami. E training namin. Sabi ko, ano kaya mabilis na paraan? Hindi tayo abot pag taxi. Sabi ng downline ko, ah, PNR. Sabi ko, ano yung PNR? Philippine National Railways. Di ba nakaputi ako dyan? Pagbaba ako ng train, grabe oh. Ano na eh, dilaw na yung suot ko eh. Sobrang alikabo, pero walang arte. Tama, nitindihan mo, so yung sa kanan naman, yan, so sundalo yan, nakaakbay na sa akin. So dito, kung meron mong pong, ano dito, government employees, saludo po din sa inyo. So yan, meron din po ako mga taong sundalo, police, Air Force, PNP, PNP, madami po. Yan, so, imagine mo, yung ginagawa po namin, hataw dati, hataw hanggang sa mapagod. Kasi ang hirap po dati talaga, promise, babiyay ka dalawa, tatlong oras na mumurubinsya pa kami. Walang ganito mga training yung mga Zoom. Pag nasa Mindanao ka, baba ka ng Maynila. Ganun po sa amin. Imagine mo, dati nagsasabay-sabay yung pagod, yung puyat, yung butong. Tama, yung wala ka ng kain, yung puyat ka pa, tapos pagod ka pa, wala na. Tama, sobrang hirap. Imagine mo ngayon, paano mo nasabi na mahirap ginagawa mo, nasa bahay ka? Tama, minsan niya nag-explain pa sa'yo, di ba? Nag-explain sa referral mo, apply mo pa. So, wag mo sabihing mahirap. Naintindihan mo? Hindi siya mahirap, guys. Yung dinaanan namin dati, sobrang hirap. Namumurubinsya kami. Papakainin namin yung referral namin pag kinita namin. Biyahe pa lang, ubos na yung oras. Naintindihan mo? Eh, ngayon, sobrang dami mong makakausap. Tama, dati marami na yung referral na dalawa. Tanong mo sa mga uplines mo, pag meron kang, ano, meron kang referral sa office, pag nakadalawa ka, ako sobrang hirap na nun. Kasi di mo pwedeng hatiin yung katawan mo. Eh ngayon, online na lang. Napakaraming tools para magamit mo sa business mo. Eh ngayon, imagine mo, gagawin mo yung business. Ang worst case scenario na mangyayari sa'yo dito is mapapaos ka kasi sobrang dami ng kausap mo. Tama kasi imagine mo to, oh, ang hataw dati, ito yung iniikot namin, oh. Imagine mo, from Malabon, pupunta akong Alabang, Malate, main office, San Miguel, Bulacan, Commonwealth. Sample pa lang yan. Tama, minsan nag-iisabela pa kami. Tama, minsan nag-ano pa kami, Bataan, ang dami. Imagine mo, isang pindot mo lang ngayon. Nakakausap mo yung representant mo. So, paano mo nasabi na mahirap to? Hindi po mahirap to. Tanda mo, mas madali po ang new normal. Naintindihan mo? Mahirap to kasi hindi mo inaaral. Kasi parang ganito lang yan eh. O, nasa school ka. Pag merong recitation,
Di ba? Pag alam mo sagot, confident ka magtaas ng kamay. Tama? Pero pag hindi mo alam ang sagot, nagtatago ka. Hindi ka confident. Anong point ko? Yung business, hindi totoong, ano to, hindi mo alam. Ang totoo nun, hindi mo lang inaaral. Hindi to mahirap. Ang totoo nun, hindi mo lang talaga inaaral din. Naintindihan mo? So, mas madali po yung new normal. Naintindihan mo? So, formula to success number 3, work hard and become a leader, be lazy and become a slave. So, nasa Bible po yun ang pagiging tamad. Tama, imagine mo, dumanyo isang araw, wala ka man lang nagawa. So, dito po, hindi pwede natamad ka. Tama, kasi baka inaakala mo, pag nagbayad ka ng 899, yayaman ka na agad. Hindi po ganun. Kasi, tanda mo, walang bigla ang yaman. Walang overnight success. Imagine mo, sumali ka ngayon. Tama, gusto mo next week mayaman ka. Hindi po ganun. At worst case scenario, ito pa. Ito pa. Imagine mo, nagbayad ng 8998. O minsan, nagbe-15 branches pa yan. Imagine mo, wala kang ginawa ng isang linggo. Next week, naganap ka ng income. Ang sarap mong ano yun eh, ha? Sorry po, derechahan po ako. Anong point ko, guys? Wala, huwag po tayong mag-asam ng aanihin kung wala kang tinatanim. So, kailangan magtanim ka. Hindi pwedeng naghahanap ka ng income, tapos wala ka namang ginawa. Naghahanap ka ng malaking income, pero yung trabaho mo, wala ka namang ginawa. Naintindihan mo? So, kailangan dito masipag ka. Kailangan sipagan mo. O, naintindihan mo may trabaho ka. Given na yon. Tama, pero dapat, ang attitude mo full-time. O, part-timer ka, pero attitude mo full-time. Anong ibig ko sabihin pag attitude full-time? Make sure, pag meron kang, tag dito, pag meron, di ba, makalabas ka ng trabaho mo, tama, kung OFW ka, kung patulog ka na, or meron kang free time, tama, or ganun din sa mga government employees, or mga negosyante, pag tapos ka na sa ginagawa mo, dapat yung switch ng mind mo, papunta na sa business. Tama, so kailangan ng mindset mo, gagawin mo na yung savers power for system. Ganun siya kasimple. Kailangan yung switch ng mind mo, gagawin mo yung business. Ang switch ng mind mo, kakausap ka na. Ang switch ng mind mo, huwag kang papayag, wala ka na siya share ng business, wala ka na pa-presentan. Tama? Kasi marami dito, busy ako. Atlay, ganito. Tanda, ito, law of time. Alam mo bang walang taong busy? Tingnan mo na ano ka, no? Walang taong busy. Sinasabi mo lang busy ka at nawawalan ka lang ng oras sa isang bagay kasi hindi mo priority. Yun yung totoo doon. Eh, ikaw nga, di ba wala ka naman ding oras dati? Pinagbabawal lang ka pa nga ng nanay mo. Pero ba't nakikipagkita ka sa boyfriend mo? Oh, kasi gusto mo. Naintindihan mo? Nagagas mo siya. So, ibig sabihin po guys, walang taong busy. Sinasabi mo lang na busy ka at nawawalan ka lang ng nawawalan ka lang ng oras kasi hindi mo priority isang bagay, hindi siya mahalaga sa iyo. So next time, tama, pag sinabi mo sa able mo, pasensya na, busy ako, huwag mo sabihin yun. Ang sabi mo, pasensya na, hindi ko kasi priority yung business. At yun yung totoo. Intindihan mo, so walang taong busy, huwag mo sabihin busy ka. Kasi tingnan mo, computing natin. I will show something to you. Tingnan mo, kung ilang oras meron ng isang tao sa isang araw. Di ba, ang oras ng isang tao sa isang araw is 24 hours. Tama, malakihan ko lang. Yan. So, ang oras ng isang tao sa isang araw, 24 hours. Walang 25 dyan. May nakita ka, tao, 25 hours. Wala, ibig sabihin, pare-parehas lang tayo ng oras. O, imagine mo, 24, sabihin mo nang full-time ka dun sa trabaho mo. Tama? O, 24 minus 12. O, nagta-12 hours ka na kasi meron akong mga downline. Ganyan trabaho nila, 12 hours. So, 24 minus 12, it means meron kang 12 hours na lang. Tama? So, yung 12 hours mo, bawasan natin yung tulog mo, which is 8 hours. Yun na yung pinakakompletong tulog eh. O, it means meron kang 4 hours. Tama? So, 4 hours na lang ang natitira sa oras mo, i-minus mo yung isang oras para sa family mo dahil kinakausap mo. Isang oras, ibawas mo dahil sa preparation sa trabaho. Minus 2. O, ibig sabihin, meron kang 2 hours left. O, ang tanong, saan napupunta tong dalawang oras mo, kapatid? Ibig sabihin, hindi ka busy, may oras ka. Yung oras na yan, itong oras na yan, yun yung gagamitin mo sa business. Intindihan mo? So, wag mong sabihin na wala kang oras. Meron at meron ka niyan. Tama, meron kang 2 to 3 hours per day at yun yung gagamitin natin. Tama, itong ginagawa nating business, wag mo siyang hanapan ng oras. Bigyan mo. Iba yung hahanapan. Yung hahanapan mo, yung kung kailan ka lang pwede, kung walang ka, kailan ka lang walang ginagawa. Hindi. Kailangan give quality time.
Naintindihan mo? Kasi tandaan mo, pag binigay mo sa system, sa business natin, yung oras na nararapat sa kanya, ibibigay niya rin yung resulta na nararapat sa oras na binigay mo. Tama? So yun, darating mo sa time, nag-momentum. Yun, so ibig sabihin ng momentum, nagsunod-sunod siya. Tama? Yung momentum, parang ganito, may trend. Tama? Kahit yung trend, pag sobrang bilis niya, kahit anong umarang sa kanya, dadaanan niya lang. So ibig sabihin po yung momentum, yung namunga na siya. Tama, alam mo, dumating sa time, nagpapapayin ako 15 branches ng sarili ko. Talaga nag-momentum. Anong point ko? Huwag kang mainip. Darating din sa time na mag-momentum ka. Tama, imagine mo, nagde-direct ako. Pati teacher ko, nagde-direct ko na. Imagine mo, nagbabanding kami sa labas. May pupunta pang office na, sir, magbabayad po ako. Yan, dami. 2-15 branches, 3. Wala pang pandemic. Nagpapapayin ako sa Macau. Mama, wala pang pandemic yan. Ayun, no? Wala pa akong face mask yan. No? Mas nauna kasi sa Macau nung no? Nagka-pandemic. Di ba sa China nagsimula? Yeah, so nagpapapain ako 7 branches, 15 branches. Yeah, so ang dami ko na mapasali. Alam mo, dumating sa time, dati hindi ako magaling. Pero pag may nakakausap ako, 5 minutes lang, sumasali ka agad. Dahil nga nag-momentum siya, dahil nasanay ako, dahil inaral mo. Tama, so work ethic. Gawin mo ng times 10 yung sipag mo. Kung upline mo, tulog. Gawin mo, ikaw dapat gising ka na. Pag gising na upline mo, dapat ikaw may paying ka na. Ang gawin mo, kung gusto mong tumarget dito ng upline, na gusto mong higitan yung kinikita nila, o bigyan kita tip, gawin mo ng times 10 yung sipag nila, mahigitan mo upline. Tama, alam mo gano'ng kalupit yung work ethic ko, imagine mo to. March 4, ito po yung 27th birthday ko. Kung makikita mo yung nasa kanan, March 3, 1046, yan po yung salubong ng birthday ko. Alam mo bang hindi ako nag-celebrate? Tama, alam mo, sabi ng downline ko, ah, di ba tayo magano? Sabi ko, di na, ataw mo na bukas. Tama eh, downline ko, na ano lang eh, naawa sa akin, nagulat ako, bubili ng gin, chibi, itlog, tsaka ano, happy, o ayun o, sa kanan o. Tama kasi imagine mo, pwede ako mag-celebrate, mamahaling club, rentahan ko, invite ko mga downlines ko, invite ko yung mga uplines ko, pero hindi ko ginawa. Bakit? Kasi alam ko, ayun o, March 4, oh, kinabukasan may pay-in ako. So, ganun kalupit. Kahit birthday, nasa sacrifice. Tama, so yun, na-flash out ako. March 3 to 4, dalawang araw yan, flash out. Grabe, no? Yung flash out, yung hindi mo na alam kung ano yung, sino yung mga sumasali sa group mo, sa sobrang dami. So, yun po yung ibig sabihin ng flash out. So, na-maximize ko talaga yung income ko. Yun, so, yun po yung kwento ng 1,014,000. Tama, so, ibig sabihin, kung gusto mo mag 1,014,000, 1,014,000, kailangan 10 presentations sa day. Tama, ano pa, bawal maarte. Bawal yung tamad, work ethic. Tama, so yun. Yun yung ginawa ko. Tama, pero yun, so don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. So huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Tama, nakikita mo yung kasabayan mo, umuusbong na. Tanda mo, may oras dyan. Tama, imagine mo, gabi, sumigat yung araw. Hindi pwede, may perfect timing. Tama, so kailangan papakita mo lang. Tama, so yun, yun po yung kwento ng top 11 ko. So yung pinakita ko sa iyo kung paano nangyari yun. Tama, so ibig sabihin, kung gusto mo mag top 11, katulad ni Upline Moy, katulad ni Coach Moy, yun o, Coach, kailangan yun yung gawin mo, yung sinabi ko sa iyo kanina. Eto malupit, eto na, pumasok na yung online. Sa hindi na kasama pangyayari, nagkaroon ng pandemic sa Pilipinas. Alam mo ba, yun yung mga panahon na stress ako, di ko alam gagawin ko. Tama, alam ko yung mga ibang uplines dito, nakaka-relate ka. Ibig sabihin, nag-switch po kami sa online. Yun yung naging problema ko. Bakit naging problema ko? Kasi, di ba, sanay kami, umiikot kami. Sanay ako magpasali yung harapan yung kausap ko. So, dumating sa time, guys, grabe. Bakit? Kasi, nawalan ako ng income. Imagine mo, from 1,014,000, naging 18,200 yung income ko. So, it means 6,000 per month. Yun na lang yung naging income ko. Tama. Pero sabi nga, di ba? Sabi nga eh, ang totoong leader, hindi takot mag-umpisa. Tama? Sabi ko, hindi lang ako hanggang dito. Sabi ko, aralin ko tong online. So, dito na, dito ka na makaka-relate. Di ba? Sinasabi mo, hindi ka magaling sa online. Huwag ka mag-alala, naranasan ko yan. January, February, March, April hanggang June. Ang income ko, 6,000. From 1 million, naging 6,000. Mas nakaka-stress yun. Bakit naranasan mo na kumita ng malaki, biglang bumabay? Naintindihan nyo ba yun? So, yun yung nangyari sa akin.
6,000 naman, mali ito, naging 4,000. 6,000 naman, hindi ko alam gagawin ko. From zero talaga, as in. Kaya kung ikaw, hindi ka magaling sa online, dumaan ako dyan. Dumaan kami ng mga uplines mo dyan, ng mga coaches mo. Ang alam mo ginawa namin, ito lang. Oh, ang totoong leader, hindi takot mag-umpisa. Ang ginawa ko from the start, nakinig ako sa uplines. Pinagsama-sama ko lahat ng strategy nila. Kung ano yung naging effective sa akin, yun yung ginawa ko, trial and error. Tama, imagine mo, ang dami kong tinry. Tama, nag-approaching ako. Tama, nag-approach. Hindi ako naging effective, 3 months. Ang nag-focus ako, posting. 900% na mapasali ko, posting. Alam mo nung natutunan ko tong online, ang direct ko po, 10 to 15 directs every month. Yun po yung mga napapasali ko every month nung natutunan ko yung online. So yung ginawa ko sa offline, in-apply ko lang sa online. So ano ba yung ginagawa ko dati? 10 presentations a day, Balma Arte. Tama, kailangan sipagan mo. So ginawa ko lang ulit. Tama, so ito na nung July. So di ba nung April to June, wala. Walang income, 6,000 lang. Na-flash out na naman ako. Sabi ko, eto na yun. Eto na, magsisimula lang ulit. Sa awa ng Panginoon, syempre talagang pag nakita ni Lord na tumatrabaho ka, sinisipagan mo, wala kang inaapakang tao, ibabalik niya yung mga bagay na nararapat sa'yo. Tama, eto na, October 26, 1,156,000. O, ano ka, boy? Kasi sabi na iba, ah, mahirap. Ah, di ako magaling sa online. O, sino ba magaling sa online dito? Tanda mo, lahat ng magagaling nagsimula sa walang alam. From 6,000 a month, oh, yan, oh, 1,156,000, hindi mo ba nare-realize yan? Anong point ko? Kaya mo rin pag-aralan to. Basta gustuin mo lang. Ayan, nakakabaliw dahil ang top 1 ng uno, yan si Abwalter din. Yan yung mga panahong nagsisimula kami. Dati walang-wala kami. Pero sila yung nakakasabay ko na nag-million na ngayon. So guys, kung sino yung nakikita mo kabatch mo dito, huwag ka lang ihinto. Maniwala ka sa akin. Darating sa tayo, magbibideo shoot ng cheque. Ikaw yung isa sa mga pinakamalaking cheque sa buong grupo nyo at sa buong kumpanya natin. Tama? So yun, eto na, di ba? October 1.1. O eto na, December 1, no? Yeah, so maisingit ko lang. Meron po tayong tinatawag na multiple branches. Okay, kung ikaw, nakita mo na yung multiple branches, kung nakikita mo na seseryosohin mo to, magte-training ka lang din. Pag multiple branch ka, huwag ka na mag-isip, ang kulit mo eh. Isip ka ng isip eh. Ito, share ko lang ha. Yung multiple branches, ito po, yung check ko dyan, ito. Makapangalan po sa akin niya, same date, same name, pero magkakaibang income. Bakit? Ang income po dito per account. Ito, yung isa, 450. Yung isa, 362. Yung isa, 390. Pag pinag-add mo yung pito na yan, 1.4 million yan. So, nung October 1.1, nung December 1.4, pwede na kaya yun? O imagine mo, mas lumaki pa yung income ko sa online. Na ang sasabihin ko sa'yo, hindi rin ako magaling dati. Tama? Hindi rin ako katulad ng mga coaches nyo dati. Ako, nagsimula ako from the start. Inaral ko lang siyang mabuti. So yun, kung alam mo yung multiple branch, huwag ka na mag-isip dyan. Kami nga naglalabas ng milyon, makapagbigosyo. Eh, ikaw, magkano lang multiple branches? Kahit sabi mo 15 branches yan. Tama, mamaya, i-ano kaya, dadaanan ko. Yan, so imagine mo, diniposit ko. Sabi kasi ni iba, minsan kasi member ka na, nagdududa ka pa eh. O yan, no, diniposit ko sa account ko. 1,414,270. O, di ba, sarap? Tama, so eto na. Ito na yung pandemic result. So, yun, dumating po yung January, nag-goal talaga ako. Sabi ko, itong January 2021, hindi ako papayag na hindi ko ma-hit ng mga to. Kasi, ako kasi, medyo tapos na ako sa kotse. Yung mga kotse-kotse. Pero walang masama doon. Pero, ako, gusto ko talaga property. Doon ako nag-ano. Yan, so nagkaroon ako ng second property. Di ba yung unang-una ko, that was 20 years, 20 years old po ako noon. So, nagkaroon ako condo. So, yan, bumili na naman ako ng condo, second property. O, di ba ang sarap? Can't you think of it? Can't you think of it? Tama ba yun? Can't you think of it? Hindi, ano po, kung iisipin mo, di ba, nagkaroon ka ng bahay, nang nasa bahay, yun yung nakakabaliw sa business natin. Nagkaroon ka ng sarili mong kondo nang nasa bahay. Alam mo, mahirap sa negosyo natin. Sasakit-pit mo, kakaupo. Kasi buong araw nakaupo ka lang, ayaw mo ba ng ganun? Imagine mo, kinikita mo sa ibang bansa, dito pwede mo kitain.
nang nasa bahay ka lang. Kaya hindi totoo na walang pera dito. Sinasabi kasi ng iba, kaya ako ng ibang bansa kasi walang pera dito. Hindi totoo yun. Kaya lang sinasabi nila na walang pera dito kasi pag nakita ng gantong opportunity, hindi nila tinatry. Ang daming sinasabi. Kasi imagine mo, kung walang pera sa Pinas, bakit may mga Chinese na dito pa yumaman? Tama? So yan, second property. Tama? Yan yung nakakabaliw dyan. Alam mo, ayan, si mamaya na. Yan, so second property, nakakabaliw dyan. Yan, eto na, eto na yung pangatlo. So, ang third property ko naman, sunod-sunod yan eh. Ano yan eh, yung una, January. So, eto naman, bandang Marso na to eh, mga ganun eh, mga March, mga pa-birthday ko na to eh. So, nagkaroon naman po ako ng 3 doors apartment. Grabe, no, alam na ako. Kung pag naiisip ko yun, nababaliw ako. Kasi dati, sabi ko, ano kaya feeling ng naniningil ka ng renta? Di ba, so sobrang gandang investment kasi wala akong ginagawa dyan pero may income ako per month. Ako ba, wala akong sariling bahay. Okay, wala akong sariling bahay. Kasi meron akong mentor about sa real estate. Oo, mentor sa real estate. Hindi mo ganito, ang bahay at lupa kasi, hindi siya investment pag titiran mo. So, bakit ako bibili ng 10 million na bahay? Wala namang papasok sa akin na income. Naintindihan mo? So, bakit hindi? Bumili ako ng property, tapos parentahan ko para magka-income ako. So, yun po yung tamang discarte. Eh. Naintindihan mo? Pero yan, yung mga coaches nyo, may mga bahay na yan. Kasi, ano na yun eh, kurot na lang sa pera nila yan eh. Pero ako kasi hindi ko pa nakikita na basta hayaan mo na yun. So, yun yung ano, sa akin. Yeah, sumura lang naman yan, 2 million sa Bulacan, katabing factory. So, yung mga tumuupa dyan, mga ano, mga factory worker. Ang sarap, kung pwede ko nga lang pakita yung tics. Sabi niya, sir, may nagbayad ng 3 pinto sa, alam mo yun, ganun, gigising ka ng ganun. Samantalang dati mo, yung utang mo, bayaran mo na. Ngayon, imagine. Nakakabaliw talaga sa gantong business. Di ba? So, sobrang gandang investment kasi nagbibigay siya ng pera sa'yo, at the same time, lumalaki yung value ng lupa. So, ganun kaganda. Aside from kinikita ko dito sa business natin. Tama, sa sobrang ganda. So, ang target ko talagang dumami pa yung apartment ko. Yan, so, 3 doors apartment. So, yun, tapos eto naman. Etong birthday ko naman to. Up, Janmel! Nasaan ka na? So, yun, law of attraction. So, sabi nga sa Bible, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. So, ibig sabihin, ano, mag-ingat ka doon sa mga bagay na iniisip mo kasi yun yung nangyayari. Nung ano yan, ito to, kailan ba to? Kaya, so that was January, tumitingin ako ng motor. Yung motor kasi na yan, hindi basta-basta yan na ano, yung nakikita mong normal na motor. Ano yan, yun yung mga big bike na tinatawag. So, yan yung talaga yung mga malalakas na motor, yung mga pang-expressway. So, yun yung mga tumo 200 kilometers per hour. Diba, easy 200, 300 kilometers per hour. So, mura lang naman yan, 688,000 lang naman yan eh. O di ba ka presyo ng sasakyan? So yun, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So yan, eto na. So kakaisip ko, kakapunta ko ng kasa. Yun, nabili ko po yung ano ko naman, sports bike ko naman. Yan, so maiba naman kasi ano na ako, puro sasakyan, ang dami ko ng sasakyan. So yun, nakakabaliw lang siya kasi ang nakakabaliw kasi dito, hindi yung motor. Ang nakakabaliw dito, alam mo kung ano, yung mga makakasama mo ng motor. Kasi maniwala ka sa akin, pag may ganyang kang motor, yung mga makakasama mo, puro may pera din. So, dyan ako nakakamit ng mga mayayamang tao na hindi lang yumaman sa networking, sa ganitong business natin, madami. Tama, may mga yumaman sa buy and sell, may mga, puro negosyante, in short. Tama, kasi yun yung mga, ano nila, mga vision nila, magra-ride, kakain lang, uuwi na. Tama, so yun, nakuha ko siya. So, yan naman yung pa-birthday ko sa sarili ko. Di, eto na. tuloy. So, eto na. Nung Wednesday lang, di ba? Sabado ngayon. Ayan, so talagang nagsya-shopping na ako ng ano, ng mga properties. Ayan, so sa inyo ko lang i-share to. Di ko pa nasabi sa grupo ko. Ayan, so bumili po ako ng lupa sa overlooking naman. Tapos this next week naman, may bibilin ulit ako sa Rizal. O, di ba? Tapos ikaw, ayaw mo humataw, ha? Maniwala ka sa akin, pag hindi maseryoso to, mababaliw at mababaliw ka sa mga resulta namin. So, ito namang lupa na to, hindi ko na naman titiran yan. Ang gagawin ko, i-stay ko lang yung pera ko dyan. After 5 years, 10 years, malaki na yan. So, tataas na yung value ng pera niyan. So, next week, meron ulit yan. Sunod-sunod na yan eh.
Alam mo, nababaliw ako. Esensya na kayo para akong baliw. Kasi talagang sobrang nakakabaliw sa business natin. Mama, kasi sino nag-aakala na undergrad? Nagsimula 16. Nagsya-shopping ng lupa. Tama, nagsya-shopping. Alam mo yun, yung pag may naisip ako, gusto kong bilhin ko agad. So, wala nang tagal, patagal-tagal. Eh kasi imagine mo, oh, pwede ka ba mag-shopping ng lupa't bahay tsaka ng mga big boy kung wala kang pera? So, hindi ganun. Ang makakabaliw lang sa mga binibili ko, puro siya cash. Di ba? Natatuloy ako, di ba? So, ganun siya. Ganun yung ano, ganun yung mangyayari sa'yo pag sineryoso mo to. Yan, so formula to success. Number 4. O yun, huwag kang gigive up. Kapansinin mo to. Isang palo na yun na lang doon sa diamond, do. Ay, isang palo niya na lang sa lupa, diamond na. Eh, tumigil siya. Hindi mo. So, ikaw ganun din. Di ba? Dami mo nang nakausap. Ngayon ka pa ba ihinto kung sobrang, ngayon sobrang dami ng tao nakausap. Nakausap mo. Di ba? Ngayon ka pa ba ihinto kung kailan marami na nareject sa'yo, kung marami na nagtawa sa'yo. Gawin mo, lumaban ka. Tama ba yon? Sabi mo, type mo nga sa type box, laban ka. Di ba? Laban ka. Hindi pwedeng nareject ka lang, ayaw mo na. Ganon ka ba kahina? Di ba? 4 na beses, 5 beses, 10 beses ka lang na-reject, ayaw mo na. So, hindi ganon. Hindi ganon, mga kaibigan. Hindi ganon. Meron pa kang dinasama sa slide. Ang last month na income ko po, 1,364,000. 1.3 naman ako last month. So, iniipon ko lang naman nyo to 2 months, 2 and a half months. Di ba? Pwede na. Di ba? Pwede na. Yung iba nakikita ko sa camera na napapailing. Eh. Di ba nakakabaliw talaga sa business natin? Kasi huwag po kayong hihinto. Tama, tandaan mo, walang nagwawagi na umaayaw. Pag nainip ka, talo ka. Hindi ganun yun. When the time is right, I the Lord will make it happen. So, mangyayari yan. Pag nakita ni Lord, deserve mo na, ibibigay sa'yo. Tama, so last month po, ang check ko 1.3. Ang laman na akong po ngayon ay kalahating million. Oh, di ba? Nakakabalo kasi tapos yung next week naman na bibiling ko, overlooking na naman. So, magsha-shopping lang ako. Kasi naaral ko yung ang galing eh. Kasi, ito lang yung, kasi ang, basta, hindi ko maani, basta mag-focus tayo sa ginagawa nating business. Sobrang lupit. Sobrang, alam mo yun, aside dito, marami ka pang mas magiging income. So, di talagang ano, papakusa mo. When the time is right, ay the Lord will make it happen. Okay, so, antay mo lang. Hindi pala magantay, gawin mo. Di ba? Hindi pwedeng nag-aantay ka lang. Tama, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam ko, magkakaiba po tayo ng paniniwala, pero tandaan mo, may isang Diyos tayong sinasamba. Naintindihan mo? So, lahat kaya. Lahat kaya. So, pinakahuli, syempre, knowledge without action is useless. Di ba, training ka ng training, di mo naman sinusunod, training ka ng training. Di ba, hindi mo naman sinasapuso, hindi mo naman ina-apply. So, baliwala lang din yung ano mo. Baliwala lang din yung mga natutunan mo. Saan gawin mo? Mag-i-apply mo. I-apply mo. Di ba? So, baunin mo lahat ng mga trainings na naririnig mo. Tama. Tsaka, syempre, last, si Lord talaga, si Lord. Kasi, grabe talaga yan. Pag siya yung kakampi mo, siya yung nasa tabi mo, hindi kanya pababayaan eh. Kasi ako, ang dami rin struggle na dumating sa akin through online. Yung mga leaders ko nawala, even ngayon. Tama, yung mga linya ko nawawala. Pero hindi, talagang si Lord na talaga eh. Alam, hindi ko nga alam kung paano eh. So, talagang wala ka lang tatapakan tao, sipagan mo lang, trabawin mo lang. Mangyayari din sa'yo to. Okay ba yun? So, yun po. Maraming salamat. Sana may na-share ako. Alam ko, medyo nabaliw ka kasi nakita ko yung ulo mo, mga ganun ka kanina. Ang sarap, no? Kaya naji mo. Ang age ko po ngayon, 28. Maka 28 ko lang this much. Pero ang properties ko, 4, no? Di ba? Sarap, no? So, may parating pa next week. So, yun lang po. So, tinatawagan ko si Abjan Mel. Abjan Mel, alam mo ba? Gustong-gusto ka itang makasama sa ride. Alam mo ba yon? Sobrang na-stress na si Abjan. Ap, maniwala ka, Ap. Pagkasama, i-announce ko na dito, Ap. Pagkasama mo si Boss William, ibang usapan talaga. So ako, bumili lang din ako kasi gusto ko makasama yung president ng Uno kasi nagra-ride siya. Siya yung nag-encourage sa akin. Isa sa mga na-encourage. Sabi niya, boy, bili ka motor, sama ka sa akin. So pagkasama ko sila, talagang iba yung usapan eh. Ang usapan doon, yung income. Kasi ito pala, bago ko matapos. Alam mo gano'ng kagrabe usapan. Merong kotse si boss.
Okay, ang pangalan ng kotse niya, Rolls Royce. Hindi normal na usapan. Nagulat kami. Hindi kain kami, kain. Hindi usapan, change oil. Di ba nauso yung tagline na change oil? So, parang nabanggit ni boss. Ang ano, yung change oil ng ano ko, nung sasakyan ko. Sabi namin, boss, magkano nga pala yung change oil ng sasakyan mo? Ano yate, 200,000? Imagine di mo to, change oil 200,000. So, pag kasama mo sila talaga may iba yung utak mo. Abjanel, maniwala ka sa akin na wala kang pagsisisihan. So siguro kaya naging ganito rin ako kasi sa mga naririnig ko sa usapan nila. Talagang sobrang kakaiba talaga. Okay, so joke lang yun, Abjanel. Walang pilitan. Pero kung ngayong week, bibili ka na, edi samahan kita. Hindi, joke lang, na-stress si Apple. So, yun lang po, maraming salamat. Team Save, siyempre, si Upline Mark Polmano din. Nakikita ko to, nagtitingin-tingin na ng big bike. Eh. Na-stress na yung mga Uplines ko. Hindi, joke lang po yun. So, yun lang po. Maraming salamat, Up Mark, Upline Janmel, Up Ria, Up Dayan, Up Jan Lee, sa iba pang leaders, maraming salamat po. Yun lang po, thank you, Uplines. Grabe, upline mo. Kasama na ako next month. Ayan. Yeah, mga gusto ko. Antayin kita, up. Antayin kita dyan, up. Oo naman. Thank you, uplines. Up mo ay maraming salamat sa grabe. Nakakabaliw ka ng sobrang. Grabe. So, sobrang maraming salamat, up, sa oras, sa learning. Grabe ka talaga. Hindi mo kami tinipid. Kaya yung blessing sa'yo, grabe din eh. Tama. So, iba ka. Diba? Maraming salamat. Up. Thank you. Live na ako, up. Live na ako. Picture. Oh, sige, up. Mm-hmm. Ikaw na lang ba, upline, Mark? Si up, Eric na lang, up. Mas malaki kasi yung screen. Sige po. Ayan. Four na tayo, up. Four tayo. Grabe. Wait lang. Hello, kaya ata tayo ni Apple, video yata. 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang. Next page. Kasi 9 pages. 9 pages. 1, 2, 3. Ay, next. Second page. Siguro magpatakbo ng motor si Apple mo, eh, no? Grabe. Hindi naman, na. Third page. 200 to 300. Hindi, Apple, wala. Ano, third page. Kapatakbo na ako yung upmark, ano, 200, naka-break pa yun. Lima? Yeah, ano lang, takbong pogi. Nag-ano pa yun, nagpa-barking pa yun. Open cam diba? Tayo. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you, Uplines. Maraming salamat. Thank you. Out na ka pa. Thank you, Mark. Thank you, Janmel. Thank you. See you, up. Thank you po. Grabe. Grabe, no? So, nakakabaliw, no? Okay pa ba kayo dyan? Kaya nga, alam nyo guys, ano, alam mo, yung sinasabi po namin lagi na napakalinaw ng future natin. Napakalinaw na nag-aantay sa atin dito. Kaso nga lang, kailangan lang talaga natin trabahuhin, kailangan lang natin sipagan. So, in short, bawal tamad. Diba? So, bawal po tamad sa negosyo. Diba? So, alam mo yun, sa trabaho nga, sinisipagan mo, ginagalingan mo. Dapat mas lalo po natin galingan dito kasi imagine mo yung resulta na nag-aantay sa atin. Diba? So, alam mo, si Apmoy, ano yan? Grabe yan si Apmoy. Nung nag-join po ako dito, so idol na talaga yan. Idol na si Apmoy. Diba? Pero ano yan? So, dati mahirap lapitan. Pero ngayon, diba? So, dati po kasi para malapitan mo yung mga top earner, kailangan maging top earner ka. So, isa yan sa mga nag-push siya amin para maging top earner talaga. Kasi para makadikit kami sa kanila. So, yun. Kasi iba sila kausap, guys. Pag ang kausap mo talaga, mga kumikita ng malaki, may-ari, grabe sila. Alam mo yung ano, ang iisipin mo sa kanila, mapapamura ako. Alam mo yung iisipin mo sila, pag kausap mo sila, tao pa ba sila mag-isip? Kasi iba po yung mindset talaga. Iba yung mindset ng mga taong yan. Yan yung mga tao na pag kinausap mo, lahat ng sasabihin nila, yung tipong wala kang sasayangin. So, ganun po sila. Diba? Kaya sobrang sarap po. Kasi yun naman po talaga yung kailangan. Eh. Gusto mong umasenso, napakadali lang. Makinig ka, samahan mo yung mga taong umasenso. Kasi napakalaking tulong po yung influensya. Yung influence. Kung na, ito po, sorry ha, sorry sa sasabihin ko. Dalawa kasi yung pwedeng mangyari. Halimbawa, so,
halimbawa po, nasa nakatira ka sa tawag nito. Nakatira ka sa squatter. Sorry ha, sorry. Kung nakatira ka sa squatter, dalawa yung option na pwedeng mangyari. So, it's either ma-motivate ka or ma-adapt mo yung buhay na andun. Pag andun ka, dalawa yung pwedeng mangyari sa'yo na yung tipong ayaw mo ng buhay na ganun. So, mangangarap ka ng sobra. Kaya lang, yung iba, pag na-immune ka na okay na to, diba? Kasi, pag ang lagi mong kasama, walang mga pangarap sa buhay, so, mahihirapan kang umasenso. Tama. Kaya nga, para umasenso po, dapat ang lagi mong kasama, yung may mga pangarap sa buhay. Kaya, pag ginagawa mo po yung system natin, pag ginagawa mo yung business natin, ito yung sign na payaman ka na. Ano yung sign na payaman? Yung tipong pag dumating po sa time, na yung mga kaibigan mo, nababaduyan na sa'yo, nakausap ka. Kasi ikaw, ang lagi mong sinasabi, pangarap, pagyaman. So, minsan ayaw ka na nilang kausap. Ikaw naman, ayaw mo na rin silang kausap. Diba? Kasi ayaw mo nang pag-usapan yung problema, diba? Yung utang, kung anong-anong problema. Ang gusto mong pinag-uusapan, pagyaman. So, yun po yung isa sa mga sign na, alam mo yun, payaman ka na. Diba? Kasi ganun po, kung ano yung lagi mong sinasabi, yun yung mangyayari. Kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung mangyayari. Kaya napakaswerte natin sa business natin. Sobrang laki ng tsansa. Diba? And then, nagawa ni upline mo eh. Nagawa po namin. Walang dahilan para hindi mo magawa. Kailangan lang talagang sipagan. So, ibig sabihin, kung kumakausap ka pala ng limang tao sa loob ng isang araw, hindi ka masipag. Tamad ka pa. Diba? So, tamad pa talaga tayo. So, kailangan po natin doblehin talaga ng trabaho. Doblehin yung effort. Para at least mas mabilis po kumita ng malaki. And then sa akin po, sa mga bago po naan dito, so welcome po, welcome sa Savior's Power for System. So welcome sa Savior's Family. Hindi mo po ito gagawin na mag-isa, so marami kaming tutulong sa inyo. And then nakita mo rin po, kung bago ka, lahat po kami naging bago. Diba? Yung nag-share sa atin kanina, yun po yung lahat yung pwedeng mangyari sa atin. So sigurado ako, gusto mo ng resulta niya, gusto mo ng sports car, gusto mo ng motor, gusto mo ng properties. Pero dapat pag ginusto mo yung resulta niya, gustuhin mo din dapat yung pinagdaanan niya. Tama. Maraming tao, bakit mahirap? Bakit hindi nagiging successful? Ang gusto kasi nila yung resulta lang. Pero yung pinagdaanan, yung sakripisyo, ayaw nila. So pag ginusto mo yung resulta nila, pag ginusto mong umasenso, dapat gustuhin mo rin ang proseso. In short po, yakapin mo ang proseso. Hindi pwede na pagyaman lang. Okay po ba yan? And then, wag po kayo mag-alala. Andito po kami mga upline, andito kami mga general. So, gagawin po namin lahat. Diba? So, gagawin lahat namin para lahat tayo umasenso. Okay po ba yan? So, my name is Janel Buenago, Upline Mark. Yun. Grabe up, no? Grabe, nakaka-motivate yung mga pinakita ni Upline mo. Kahit ako eh, yung nakikita ni Upline mo na merong gumaganon-ganon, sabi ko, parang ako gusto ko rin makita rin yung ganon eh. At the age of 28 years old, di ba? Kumbaga, may property, may kotse, may motor, kumikita na malaki. Time freedom at saka financial freedom. Tapos yung mga kasama pa is talagang powerful ng mga tao tsaka talagang mayayaman din. Kumbaga, tumatak sa sinabi ni Upmoy sa akin, Up, no, nag-share siya kanina na sa lahat po ng participants natin ngayon as of now, huwag mong tingnan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Yung kalagayan mo ngayon, ano mang meron ka ngayon, huwag mo yan tingnan. Ang lagi mo dapat tinitingnan, saan ka ba papunta? Ano ba yung future na naghihintay sa'yo the moment na trabahuhin at seryosohin mo ang negosyo? Sa mga pinakita pa lang sa akin kanina nung sharer po natin, grabe, di ba? And then sooner or later, lahat po tayo magkakaroon ng bagay na ganun. Imagine mo, kapag dumating ka sa estado na nangungolekta ka na lang ng property, di ba? Grabe yun. Tsaka nakakuha ko ng idea, di ba? Kaysa naman yung pera mo nakalagay lang sa may banko, edi ibili mo ng property para kahit papano lumalago siya na lumalago. And then nakita ko din, deserve na deserve ng tao na share din sa atin kanina yung kanyang resulta. Kasi nga sa mga proseso na kanyang pinagdaanan, bawal maarte. 10 person a day nakausap. Actually, it came from Boss William pa eh. Nung narinig ko din po yun, which is totoo talaga siya. Kung gusto mo talaga na lumago sa negosyo natin, gusto mong gumaling, gusto mong kumita ng malaki, 10 tao pinakamababang kausap araw-araw. Yes, opo. 10 tao, mababa. Kausap araw-araw. Kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng resulta at kumita ka ng malaki. Yun po. Kasi super effective po nun. Tsaka dun ka gagaling. Diba? Kahit hindi ka magaling kumausap, kahit hindi ka marunong maglatag, pag 10 taong kausap mo everyday, gagaling ka. Gagaling ka kumausap, gagaling ka maglatag, gagaling ka mag-close sa lahat ng bagay pagka lagi mo siyang ginagawa. So just be consistent.
'Di ba? And then 'yun, bawal maarte. Bawal maarte. Imagine mo na nga lang, nag-zoom na nga lang tayo. At tawa ko kanina, Ap, doon sa may pinakita ni Ap Moy, di ba? From Alabang, di ba? Papunta sa may Malate, main office, tapos mismo ng Commonwealth, something like that, tapos lugar. Di ba? Nung old normal, ang hirap noon, lalo na pagka maglalatag ka. Eh ngayon, yung lilipatan mo lang, FB, Messenger, Zoom, tsaka phone call na lang. Nasasabihin pa na iba, ang hirap naman ng negosyo. No, may actually experience, po, so, ha? May experience ako dati, ano, Ortigas time. Di ba Ortigas, ano, hanggang alauna tayo doon. Oo. Ortigas time po, ano, mayroon akong experience na ang nakatira ko sa Cubao that time. Alam mo yung nakapantulog na ako, as in, ready ka nang matulog, tapos biglang tatawag sa yung downline mo. Ah, may client pala ako, andito kami sa office. Yung tipong hindi man lang nag-update. So, syempre, nag-commute pa. Anong-ano na yan po, alauna. So, para mabilis, taxi na lang. So, taxi ako, mabilisan, bihis na mabilis. Tapos, diretso office. At ang pinakamahirap nun, pagdating ko ng office, yun. Yung guest namin, sobrang negative, di nakausap. Pero talagang commitment talaga din talaga sa tao, Up, no? Kumbaga, wala talagang arte. Tsaka talaga kausap at kausap. Although, lahat po yun is mismo pampatibay sa atin, eh, di ba? Kaya nga, yung sinabi po niya na rejections is normal, hindi ka gagaling dito, hindi ka magiging batot manhid dito kung hindi mo siya ma-experience. So kailangan mo talaga siya mismo na ma-experience, na ma-experience. And then all I can say po, ipagpatuloy natin yung negosyo. Alam mo yun, napakaswerte natin. Yes, opo. Kasi meron tayong mga ganitong opportunity at negosyo na pwede ikabago ng takbo ng buhay natin. Lalo na napakaswerte natin kasi may mga mentors tayo, coach, uplines, sponsor mo na nag-i-initiate, na ma-educate ka, ma-inspire ka, ma-recharge ka. At the same time, nakakarinig ka pa ng mga true success story na nagpapatunay talaga na totoo yung ginagawa natin. So, all you need to do is just to apply it po. Useless. Yung iyong mga magay na narinig, lalo na yung sinabi niya po mo, napaka-effective ba? Formula to success. Useless po yun kung hindi natin siya i-apply kinabukasan. Diba? Nakarelate lang din ako doon, diba? Yung parang tipo na ano, kumbaga everyday na ginagawa mo, so gawin mo siya palagi, tapos bawal maarte, 10 times ang sipag mo. Basta yung sinabi niya kanina, i-apply lang din po natin kinabukasan. So makikita at makikita mo po resulta after mo po siyang gawin. So wag mo tingnan muna yung proseso, ang tingnan mo na muna yung pupuntahan natin. And then sabay-sabay po tayo na aasenso pag ginawa mo ng seryoso at tama ang negosyo. So yun na naman yung sa akin, Up. Yan, thank you, Upline Mark. And then, announcement lang po. June 12 ba yung anniversary natin? Opo, Up. Yes po. June 12. Okay, announcement lang po. June 12. So, anniversary ng company. So, live po yun. Mas maganda maka-attend po tayo lahat. Diba? Para matunghayan mo gaano ba kaganda ang kumpanya natin. So, June 12 po, FB Live yun. So, yun lang. Actually po, almost done. Maraming salamat po sa lahat ng umaten. And then, welcome po sa mga bago. Kasi alam ko may mga mampa po kayo meeting after meeting. So, guys, so apply lang natin lahat ng natutunan and then guys, sipagan natin, magtulungan tayo para ano, para mas mabilis, kumbaga sobrang sarap kasi imagine mo after a year lahat tayo kumikita ng sobrang laki, 'di ba? Lahat tayo umaasen. So sure naman 'yun 100% pag sumabay ka sa amin. Dalaw eh, either maunahan mo kami, lakihan mo kami ng income or pare-parehas tayo. Pero pag hindi ka sumabay, sure ako mapag-iwanan ka talaga. Tama. At ang pinakamahirap sa lahat kasi yung napag-iwanan ka. So mahirap yun. Kaya ang gawin po natin, sabay kayo, makipagtulungan lang kayo, makipag-cooperate lang kayo, lalong-lalo sa mga upline nyo, pakinggan nyo sila. Di ba? Kasi hindi kayo niyang tuturuan na mali. So cooperate lang po kayo sa kanila. So yun lang po. Ingat po tayo lahat. So see you soon pag ano, wala nang pandemic. Okay? So yun po. Ingat po tayo lahat. So bye-bye guys. Bye-bye guys. Maraming salamat sa may pag-attend. See you on next Friday ulit. Bye-bye.